Antabayanan ang programang Family, Relationship, and Sex. Dito po sa BBM Media, ang programang magbibigay ng buhay sa pamilya, sa relasyon, at syempre po sa pakipag-ugnayan, lalo higit po sa inyong kasarian. Kaya antabayanan ninyo mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang yan sa ating BBM Media. Kaya po ang inyong likod, si Doc Bong Ramirez ang magbibigay po ng linaw para po sa ating samahan sa FRN. Hello, 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 hello! Magandang magandang gabi po muli sa inyo lahat ng inyong lingkod, si Doc Bong Ramirez. Ito po ang FRS, Family, Relationship, and Sex. Usapang pamilya, relasyon, at kasarian. Ito po ang magbibigay linaw kung paano po natin aayusin ang bawat gusot ng ating pamilya at syempre ganun din po ang ating relasyon. Maging ang ating kay sex, ang kasarian natin. Kinakailangan, okay, ayusin po natin kung paano po tayo makapaglingkod ng lubos. Dahil ang kagalakan po namin ay makapaglingkod sa inyo sa abot ng aming makakaya. Oh, let's do whatever it takes sa isang hangarin. Dahil po dito ay labis kaming magbibigay sa inyo kay na mga gabay, patnubay, para magabayan kayo lalong higit sa pagpapalaki ng inyong mga tahanan, lalong higit po sa panahon ngayon. Kaya po, ugaliin po ninyo na panuorin ang programang ito. Napapanahon po ito kasi sa dami po ng problema pinagdadaanan ngayon, ay makikita po natin ang dami po nga nakakaroon ng tinatawag nating stress, tension, at higit sa lahat, eh yung iba naman po ay hirap na hirap. Okay? Yan. O mamaya, ngayon lang po ito mangyayari, ha? Okay, magbibigay po sila ng living water. Okay, ito po ay buhay na tubig. Buhay na tubig. Ide-demo ko po sa inyo ang paraan kung paano po iinom ng tubig ng wasto. unang pasada pa lang. Eh talaga naman, ang sarap ng pakiramdam. Yan ang tinatawag na water is life. Yan, ha? At syempre po, binabati po natin si Ma'am Iman. Naka-tune in na ngayon si Ma'am Iman. At syempre po, ang TPC na si Ma'am Rachel, Dondito Cortex ay nanonood na. Pati si Bruno Cruz ay nanonood na rin. Ito po, ang pinapaabot ni Sir Bruno sa atin. Marriage is not a mere piece of documents used for legal requirements. For otherwise, is mere contract that can be breached and it can be comprised of his signatories. Ang haba pala nito. Okay. Tapos sabi niya, it's not just a covenant under an oath officiated by the priest or minister. Supposedly, a bridge to God. Okay? Not to comprehend the meaning of the word oath with the corresponding mutual obligation to God. And this is to be faithful to each other till death do them part. Sadly, modern generation no longer comprehend that unfaithfulness is betrayal to the covenant, hurtful to the most important witness. Now maybe you will understand why betrothal is his many couples fail by the everlasting consequences to physical but most of all psychological well-being of children. Okay, I agree with that. No, kaya po kinakailangan kapag kayo po ay nagsisimula sa inyong pamilya, kinakailangan po natin, ha, isipin natin, okay, yung kapakanan. Hindi lang po ng ating sarili, hindi lang po ng ating asawa, kung hindi po yung kapakanan ng ating mga dinadalang bata, dahil sila din po ay magkakaroon ng pamilya. Kung ipinadanas po natin sa kanila yung hirap, okay, ng away, bati at kaguluhan sa ating tahanan, yung mga bata ay nakakaroon po ng stress level. Kaya minsan yung anger management nila, hindi po natin mawari. Kaya ilan po dyan ay dapat natin bigyan ng pansin. Dapat po natin pairali ng salitang love at home. Dapat po manahanan ang pagmamahalan, pag-iibigan,
sa loob ng tahanan. Dahil ang tahanan po, yan po ang nagbibigay dapat ng comfort. Kaya kailangan po natin laging isipin ang kagalakan na maidudulot ng pamilya sa bawat isa. Kaya isa lang po sa may kukwento ko, hindi po to para ipagyabang o sasabihin nyo sa akin na ikaw yan do, kaya mong gawin yan eh. Pero alam nyo po, isa sa nagiging dahilan kung bakit po yung pamilya ko ay talagang labis kong minahal. Kaya dahil po dun sa katangian na kinakailangan bilang haligi ng tahanan, eh dapat mabigyan mo ng tamang giya. Kaya hindi naman lahat na mayayaman, masaya ang buhay eh. Hindi naman din lahat na mahihirap, malungkot ang buhay eh. Kaya marami pong mayayaman na minsan, ang kalungkutan nila, they fail kay to be a part of their family. Okay? Pero mas maraming mahihirap naman na even na mahirap sila, masaya naman sila. So anong ibig sabihin nito? Ito po ay hindi nasasabi na magiging komportable ka lang dahil mayaman ka. Okay? Nakakaroon ng discomfort dahil mahirap ka. Okay? Hindi po sinasabi yun. Ang pamilya na sama-sama at nagtutulungan sa isang bagay na nagpapahirap sa kanila ay meron pong tulong na ibibigay po ang Diyos dyan. Kaya po, saludo po ako sa aking mga anak. Okay? Dahil sila po ang nagiging dahilan kung bakit lalong tumitibay po yung samahan ng pamilya. Okay? Kaya po yung mga anak ko, okay, sila, bahay, simbahan, pagkatapos, okay, eskwelahan. Okay? Ang maganda sa kanila, never po nila na-try ang pag-inom ng alak, sigarilyo, okay, kape, tsaa, at drugs. Wala po yun sa pamilya namin. Kaya po kami ay hindi po umiinom ng kape. Ang kape po namin ay hindi iniinom. Bakos, kape pisil, kape pindot. Yun po, yun nagbibigay sa amin na magiging malusog ang aming tahanan. Yan, nakita po niyo yung aking butihing pamilya. Yung aking mayora ng buhay ko, nandyan. Nandiyan po yung mas mahigpit sa aking asawa, yung aking anak na si Graciela. Okay, na yan po ay kakatapos lang sa kanyang pag-aaral bilang isang nurse. Tapos yung bunso ay maging IT, yung nasa gitna, full-time missionary. Yung nasa naka-pink na necktie, ayan naman ay gusto niya ng film director. Okay, tapos yan po yung aming manugang, okay, si Rose. Tapos yung aking apo na si Samsam, eh may kasunod na. Okay, at siyempre po yung aking panganay na anak na ako pang tourist na rin, si Kuya Ginop. O yan po yung aking tahanan na napakahalaga sa akin. Iyan po ang nagbibigay sa akin ng buhay. Kaya maraming maraming salamat po. At siyempre, ay nanunood pala si Mayora. O siyempre po, yan po ang Mayora ng buhay ko. Maraming salamat sa panunood. At good evening for watching from Santa Lucia, Ilocos Sur, si Pam Tamba. Wow! Okay, salamat po Pam Tamba sa panunood from straight to Ilocos Sur. At good evening, sabi po ni Ma'am Graciela. Okay, alam niyo po isa sa nagustuhan ko yung mga bata na laging pong palasimba. Kapag ang mga anak mo pinalaki mo sa simbahan, okay, sila po ay may takot sa Diyos. Okay, yung disiplina po na kailangan nila ay galing na mismo sa inaaral nila mula sa banal na aklat. Okay, yun po yung isa sa maganda doon. Dahil kapag ang mga anak mo ay wala silang bisyo, okay, magiging panatag yung kalooban mo eh. Bakit magiging panatag ang kalooban mo? Sa anong kadahilanan? Kasi sila mismo ay hindi natakot sa'yo bilang magulang. Kundi yung takot nila dahil sa lumikha sa kanila. Kasi minsan doon nagsisimula ang away eh. Di po ba? Yung mga magulang, masyado silang stricto. Kaya yung ibang mga bata, eh sila naman ngayon nagiging wild. Okay? Kaya sa mga susunod na araw, meron tayo mga igeges, mga single parent. Okay? Nag-iisip nga ako kung anong dapat programa sa mga byuda eh. Pwede ba natin gawin kaya yung programang ayuda sa mga byuda? Pero saludo ako ha, sa mga byuda, lalo sa mga kababaihan. Sila nang ilaw ng tahanan, sila pa ang haligi ng tahanan. So anong kadahilanan nun? Okay, grabe po ang commitment. Okay, na mga byudang babae, kung paano po na maitawid yung kanilang pamilya. Eh kapag ang babae na yan ay may takot sa Diyos, sigurado po ako hindi mapapatiwara ang kanilang mga anak. Yun po kagandahan nun. At syempre, ang pagpupugay at pasasalamat sa isang dakilang kaibigan na si John Mauit.
Okay, si John Mawit po ay isang business partner natin yan na tumutulong sa ginagawa po nating libreng gamutan dyan po sa may FAPTED sa Cubao. Okay, every Monday, alas 10 po yan hanggang alas 4 ng hapon. Okay, kakasama po namin siya dyan. Dito naman, pag-uusapan namin yung araw at oras. Pero maganda sana kung simulan natin ng 8 o'clock ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito po yan sa CIA, sa BBM Media Studio, yung gamutan na gagawin natin, hatid po naman yan ng Wellness Pilipinas. Kaya po dito, ay talaga namang jackpot kayo dahil kami po'y handang maglingkod, hindi lang po sa inyong kalusugan, kung hindi pati po sa inyong tahanan. Maging sa inyong mga karelasyon o di kaya ang inyong kasarian. Kasi po dapat respetuhin natin ang lahat ng nilalang ng Diyos na kung saan sila ay bukod tangi nagiging lalaki, yung iba naman nagiging babae, yung iba binabae, at yung iba naman ay talaga namang hindi po natin pwedeng questionin. Dahil yun po yung kanilang pinili na maging antas ng buhay. Okay? Subalit, respetuhin po natin. Okay? Dahil alam po natin na sila naman ay merong puso't damdamin na dapat natin pag-ingatan. Yeah. Pero hindi naman natin kukonsentihin. Okay? Sinasabi lang po natin na meron din silang karapatan. Kaya kinakailangan, gawin po natin ito. At syempre, kung pagdating sa pamilya, ang eksperto po dyan, eh walang iba din kundi si Sir Mike Kalapati. Okay? Kaya din natin siya i-guest dito. Bakit? Eh napakahusay na ama. Papaano niya napalaki ang kanyang mga anak? Na sa kabila ng yaman ng kanyang ama, ay hindi siya nagiging dependent dun. Nagsumikap siya on his own kung papaano niya madala sa tagumpay ang kanyang tahanan maging ang kanyang mga mahal sa buhay. So hindi siya umasa. Okay? Kahit mayroong yaman na iniwan sa kanya, siya'y nagsumikap. Nagkaroon siya ng malaking posisyon sa gobyerno pero hindi niya inabuso. Okay? Nagiging lingkod siya sa ating mga kababayan at yan yung mga inaedulo natin na dapat natin tularan. Kaya Sir Mike, bahagi ka ng aming layunin dito sa family, relationship, and sex. Gusto po namin na kayo po'y makapanayam at magbigay po ng aral sa ating mga kababayan. At salamat Doc and God bless you always, sabi po ni Sir John. Si Sir Mike naman sabi niya, good job. Okay? Lalo pong lalawak ito at magbibigay po tayo ng magandang mga payo sa ating mga kalalakihan. Okay? Kasi yung sabi po nung isa na nagchat sa akin, sabi niya, tama ka Doc, lalaki talaga ang haligi ng tahanan. Subalit sila din ang naging dahilan kung bakit napupundi ang ilaw ng tahanan. Aba, ewan ko, ito po yung opinion niya. Ewan ko kung may katotohanan nito. Okay? Dito sa studio, parang nangingiti yung mga kababaihan. Naranasan nyo na po ba yan? Para pigil na pigil kayo eh. Ha? Kayo po yung nakaranasan ng ganyan. Napundi na ba ang ilaw ng tahanan? Oh, akala ko pinatay yung ilaw ng tahanan dahil kinain yung ilaw eh. Oh. At syempre, si Sir Michael ay nanonood na rin ngayon sa atin, Sir Michael. Okay? Salamat sa pag-organize mo ng activities na ginagawa natin sa mga barangay level. At syempre, nagiging lingkod ka na rin lang. Tulungan mo kami para mapalaganap pa natin ang gawaing tinatawag nating Wellness Pilipinas in Action sa pagpapalaganap ng libreng gamutan dito sa ating opisina. Para sa ganon, sila naman po ay maginhawaan sa nararamdaman. Ang good news niyan, Sir Mike, ay may invitation na sa atin sa House of Representatives na magkaroon po tayo ng Wellness Pilipinas in Action kaysa Kongreso naman tayo. Kaya i-share po ninyo, okay, ang link ng Family, Relationship, and Sex dahil ito po yung programang magbibigay po ng pantay na pananaw. Okay, sa mga susunod na araw po, ay magiging guest natin, ha? Sila, i-declare ko na ngayon, si Ma'am Iman, si Ma'am Marites, si Ma'am Nancy, si Ma'am Ophelia, si Ma'am Mabel, si Doc Louie. Ha? Ito po yung mga hinahangaan natin na mga tao na hindi po nila iniinda ang kawalan kay ng kanilang mga kasama sa buhay bako sila po naging matatag at nagtiwala sa Diyos para po sa kanilang kapakanan. O, doon po ha. Kaya kinakailangan yung tiwala sa Diyos ang uunahin natin kasi yan po ang magbibigay sa atin ng matibay na pundasyon. Great to hear that Doc Bog. Yes, Sir Mike. Kasi nakikita po namin sa inyo the way you talk
will strengthen what you say. Ha? Yung mga paraan po ninyo pananalita ay nagbibigay po ng kalakasan kung paano po maging mabuti ang isang samahan. Kaya po dun sa lahat ng mga ina ng tahanan na nandito po nagugunting-gunting, kay kamusta po ang inyong mga tahanan? Are you happy? Yes, sir. Yung iba hindi sumasagot. Kayo ba'y nayayakap pa? Oh, bakit parang maiksi yung sagot? Yes po. Tibit na tibit ah. Oh. Ah, sila. Kayo po ba'y sagana pa? Yes po. Sila. Sa pagkain. Ano ba 'yan? Ha? Oh. Anong kasi na dito? Kayo ba'y may pakinabang pa? Oo naman. Oh, 'yun. Okay, ang pakinabang ibig sabihin nakakapagtimpla pa ng kape, ng gatas, nakakapaglaba. Pakinabang 'yun. Kayo ba ay naaarawan pa? Oh, anong binubulong mong dilig-dilig dyan? Walang dilig. Araw nga eh. Okay. So, ayan ha. Nagkakatuwaan kami dito. Bakit? Alam ko kayo ng umaga pa ito mga ito eh. Baka mamaya pati kamay nagugupit na ha. Okay. Pagkakulang na ginagawa ninyo, itigil na ninyo. Kasi baka mamaya pati daliri nyo, madali pa ninyo dyan. Okay, doon po napakasaya po nitong grupong ito. Bakit kanyo po? Sila po ay nagtutulungan sa isang layunin. Hindi nila to obligation eh. Sila po ay nagiging volunteer para mas mapabuti po yung celebration ng CIA na kung saan ito po yung kayo yung magiging volunteer. Na ano? Okay, para mabawasan yung mga kriminalidad diyan sa lugar ninyo. Okay? Kayo po ang magsusumbong dito sa aming programa. Kasi meron po yung programa dito tuwing Sabado. Sumbungan ng masa. Ha, sa pangungunan po yan ng ating Vice President and ating Station Manager, walang iba kundi si Sir Benny. Ang dami nang natutulungan yan. Okay? Kaya po ang CIA, ito po yung grupo na kung saan naging watchful tayo para mabawasan po yung krimen. Okay? Meron kayong alam na nagkaroon ng corruption. I-text nyo po dito. Hindi po nila malalaman na kayo nagsumbong. Oh, yan po yung pinapangako namin sa inyo. Ang maganda doon, nasusolusyunan yung problema kay pero nakatago po kayo. Ah, hindi po kayo exposed. Oh, yun po yung advantage nun. Kaya po dun sa lahat na nanonood sa programang FRS, pag-uusapan po natin kamusta po ba ang tahanan ninyo? Kamusta po ang inyong pamilya? Kamusta po ang inyong mga relationship lalo dun sa iba na nag-abroad? Di po ba? Okay? Yung iba po nalulumbay, nalulungkot, napalayo sa asawa, naghanap ng mas mainit na lugar, pumunta sa Saudi Arabia. Yung iba naman na naiinitan, bumiyahe ng Bicol, pag uwi may kasama na yun. Kaya po dito matutuwa ka po na malaman mo na ikaw pala ay nagiging bahagi ng programa. Kaya po kailangan natin na malaman natin ano po ba yung dapat gawin sa bawat sitwasyon na kung tayo po may mga pinagdadaanan. O yun po number one dun ha. Okay? Pa-shout out daw po si Ma'am Laika Abejula. Okay? Sino ba yan? Sino ba yan? Abejula. Okay, oo. Nandito ba siya? Si Ma'am Laika, nandito. Sabi ko nga eh. Ma'am Laika, hello. Kamusta ka dyan? Kaya ang layo ng pagitan namin, pader. At syempre po, sa ating Vice President, at ang ating Station Manager, walang iba kundi si Sir Benny Maligdem, ang butihin nating Vice President. Sir, magandang gabi po. Okay? Salamat po sa pag-welcome ninyo sa ating programang Wellness Pilipinas at Family Relationship and Sex. Kaya po tuwan-tuwa sila dito, sir, pag nakita mo. Dito nagkakasiyahan kami sa loob ng studio habang may gumagawa po nitong ating isasabit sa ating liig sa darating na ating anibersaryo. Abay, okay, mga ilang libo kaya gagawin ng mga to. Ilan ba guest natin? 3,000. Ganun kadami yung guest natin. Oh, grabe, dami nito ha. Pagkatapos, oh, sino yung mga darating na mga senator? Anim ba? Pitong senator. Kay darating ba si Pangulong BBM? We are praying na sana po samahan tayo ni Pangulong BBM sa ating celebration. At dahil yan po sa butihing loob po ng ating chairman, walang iba kundi si kay Chairman Efren Rafanan. Okay? Kaya po, samahan niyo po kami dito. Gusto niyo po bang maging lingkod ng ating bayan?
Okay, sa paraan po ng pagiging kasama dito sa CIA, abay, pumunta po kayo dito sa aming opisina. At higit sa lahat, okay, gusto po namin na i-follow po ninyo itong BBM Media natin o yung tinatawag na Bayanihan Broadcast Media. I-follow po ninyo para lahat ng programa namin ay parang kayo na rin po ang magiging bahagi nito. Ha? Okay, ang kininyo na ito po inyo. Okay, ito po gawin yung tahanan ninyo. At syempre po, ang pagbati po natin kay Sir Dondon. Naku, napakahusay po ng mga bone settler yan. Okay, nag-aayos po yan ng mga buto-buto natin. Kaya po, magiging bahagi na po yan. Si Sir Dondon po ay talaga naman napakahusay na practitioner. At syempre po, samahan nyo kami lagi. Kaya dahil yung programa po ni Sir Benny tuwing Sabado, yung sumbungan ng masa, ay talagang action agad. No? Mayroong resulta kaagad yan. Kaya po, lagi nyo isipin na kung kayo po'y nangangailangan ng totoong serbisyo at hindi nyo kinakailangan pumila ng mahabang mahaba, ay pumunta po kayo dito sa aming studio. Ha, katabi lang po ito ng McDonald's at ng Starbucks. Kaya sa susunod, sisingilin na namin yung mga yan kasi nababanggit namin sila eh. Kaya yung CIA building po dito ay malapit lang sa McDonald's at Starbucks sa Quezon Avenue Corner West. Oh, yan ha, alam na po ninyo ha. Okay? Maari po kayong mag-chat o mag-text. Nandiyan po yung aming mga landline o ating cellphone number. Okay, pwede nyo po kayong i-chat. At syempre po, si Doktora Shine, okay, na kung saan ikabahagi po ng Wellness Pilipinas, napakahusay po ng practitioner, certified po na reader po ng QRMA, kay napakahusay po mag-lecture. Pag ito po nag-lecture, ultimo po yung mga medical doctor talaga napapatango sa kanya. Ganyan po yung husay at galing ng taong yan. At syempre, bahagi na po siya ng ginagawa natin araw-araw na gamutan. At si Ma'am Eva De Vera, pa-shoutout naman po Dogbong, Mang Tomas, native lechon. Parang gusto kong kumain ng lechon, Ma'am Eva. Magpaparamdam kami sa iyo, Ma'am Eva, ha? Bakit? Kaya kaagibat mo kami. Pero yung lechon po na orderin namin sa inyo, dapat po yung baboy, bago nyo pong katayin, dapat ang BP po niyan is 110 over 80 para hindi po nakaka-high blood, ha? Ah, para kami makakain naman, no? Okay, magtataka kayo kung bakit masarap yung kanyang lechon. Kaya tinanong ko kung anong sekreto ni Ma'am Eva. Sabi niya sa akin, bata pa lang daw yung mga biik nila, yung baboy nila, pinapakain na ng sibuyas, kamatis, bawang, luya, paminta, may toyo at patis na. Kaya paglaki, malasa na yung kanilang baboy. Ibang klase, no? Oh, ang maganda nun, hindi nakaka-high blood yung kanilang lechon. Native eh. Oh, pagkatapos, bini-BP pa nila, 110 over 18 BP bago katayin. Normal. Hmm. Eh, paminsan-minsan, pwede naman po tayo. Kaya po, salamat-salamat. At syempre po, dun sa aking kapatid na maganda, na pang Miss Universe, si Aurora Odarbe. Napakahusay, napaka-ano po nito sa negosyo. Ha? Kung kailangan nyo po na mag-design, ayan, makakatulong yan. Pagkatapos po, kailangan nyo po ba ng construction dyan po sa Cagayan Valley, naku, napahusay po niya ni Ma'am Aurora. Tapos may anak na rin po siya na medical doctor, okay, na naging missionary din. Okay, so ito po yung grupo ng pamilya na naniniwala na family, okay, are forever. Families are forever. Okay, kaya po maging bahagi po kayo ng programang Family, Relationship and Sex dahil ito po ang pamilya, relasyon at kasarian. Okay, sa susunod, maging handa na si Ma'am Marites, ha, Congresswoman, kayo po ba yung magiging bahagi ng ating talakayan? Papaano niyo napalaki ang inyong mga anak? Sa paraan ng pagpapalaki na may pananampalataya sa puong may kapal. Yan, okay? Napakasarap pag-usapan yan, ha? Kasi yung mga tao may takot sa Diyos, walang oras para kay Marites, kay Marisol, kay John Michael, kanino pa ba? Okay? Di ba? O, ang sumisira ngayon sa panahon natin, yung sobrang Marites, eh. Di ba? Tulis. Tulis. Sino si Tulis? Ano ibig sabihin nun? Lalaki. Mukhang bago yan. Ha? Latest mo yan? Ngayon ko lang nalaman na pa si Tulich pala kasama. At syempre po, ang aking kaibigan na may-ari ng mga billboard sa EDSA at kung saan-saan, walang iba kundi si Sir Jimmy Baluyot. Okay, is a family man. Okay, ang good news po nito, itong taong ito may takot sa Diyos. Nakasama ko po ito ng matagal na panahon, dekada na pinag-uusapan. Kalaro ko ng basketball. Nung panahon po ng pandemic, dahil nagpo-programa po ako sa DZXL that time,
Okay? Sila po ay may mga ayudang binibigay. Ah, mga goods, mga medicine, mga supplement na kung saan umiikot sila nationwide. Nakataon po that time na meron tayong privilege na magkaroon po tayo ng mga tinatawag na ano ba tawag doon? Yung kinukuha sa krami dati. Okay? Yung mga papers na yan para sila ay makatawid sa ibang lugar. Okay? Nakataon. Oh, naku, ang napakahusay ng taong ito. Yung Team Enduro. Okay? Pinaparada nila yung mga pick-up nila okay, doon sa area na pwedeng doon lang yung four wheels. Pagkatapos, momotorin nila 3 to 5 hours para may parating lang yung mga gamot. Ah, okay, ayuda doon sa mga lugar na hindi naaabot ng ilan ah, sa ating mga taga-gobyerno. Saludo po kami sa iyo, Sir Jimmy Baluyot. Okay, Team Biradol Enduro, Tarlac Enduro, Dirt Warrior, Payatas Enduro, Trial Rider. Okay, yan po yung grupo nila. Okay, sabi nga niya sa akin, Dok, sumama ka sa akin. Okay, sabi ko, okay, pwede yan, anytime. Okay, kaya po, saludo po ako dito kasi nga, napaka-humble na tao. In spite of those achievements na meron siya sa buhay niya, bilang family man, okay, dyan po ako saludo sa kanya. Bakit? Yung mga anak niya po ay naging lingkod ng Diyos. Okay, at syempre po, siya rin ay nagiging isa sa mga pistresyosong mga pagtagalingkod ng Diyos at nagiging stake president. So, ibig sabihin yan, malaking congregation na rin ang hinawakan niya. Ah, at nagbigay po siya ng mga giya bilang isang leader po ng organization na yan. At syempre po, si Ma'am Aurora sabi niya, wow Doc, thank you po sa pag-recognize, congrats, and ang ganda ng topic mo. Okay, be our guest, kasama yung doktora na anak mo, Ma'am Aurora. Okay, kaya po dun sa lahat ng ating mga kamag-anak, lalo po ngayon, at itong buwan ng September, ay meron pong batas na nagsasabi, this is a family month, ang September. I think September 23 to 25 po o hanggang 30 ay magkakaroon po ng mga event or activities na kung saan ang pinag-uusapan po rito regarding family. Family is the one na po pwede po talaga magbibigay ng katiyakan sa magandang lipunan. Kasi kapag ang pamilya po ay watak-watak, sigurado po ako, ang daming kaguluhan na pwedeng maganap. So balit kapag ang inyong pamilya ay lumaki sa labis na pagmamahal, pag-aaruga, okay, pagkakawang gawa, at malasakit, pagkatapos yung respeto at pagmamahalan ay inuna natin. Ibig sabihin, yan po ay makakapag-create ng magandang komunidad at sila po ay nagiging biyaya sa mga taong nakakasalamuhan nila. Kaya maraming salamat po. Okay, at syempre po, antabayanan po ninyo next week. Starting Monday, ang programa po ni Coach Gaston. Okay, ang programa ang The Senior Fitness Show. Okay, napakaganda po niyan. Okay, yung iba, ibig sabihin, hindi hadlang yung edad. Okay, para tayo po ay maging physical fit. Kinakailangan po natin pangalagaan ng ating kalusugan. Kasi po, marami pong senior na malakas pang sumipa. Ha? Meron pong mga senior na malakas pang tumagbo. Okay, meron pang senior na malakas pang mga labit. Okay? Mga labit para mag-utos at sasabihin, magtimpla ka ng kape ko, magtimpla ka ng gatas ko. Anong klaseng kalabit ba gusto nyo malaman? Ito mga nasa studio, masyadong sila nagmamadaling alamin pagkalabit na pinag-uusapan. Pag nangangalabit, ibig sabihin, hindi na nakakatayo yan. Inuutos na lang niya. At sasabihin, oh, pagkalabit, abutan mo ako ng tubig dahil hindi ko na kayang abutin yung gripo. Ganun ang ibig sabihin ng kalabit. Ha? Oh. Ah, ano daw? O yan ha. So kinakailangan, huwag tayo kagad humusga. Ah, hindi lahat ng kinakalabit ay may nangyayari. O yung ibang kalabit po, naguutos lang dahil hindi kayang abutin yung gripo. Yan. Bawal judgmental, sabi nga ng Idbulaga, di ba? Ayan, kaya po, masaya po kami dito. Ang dami po namin sa studio. Okay? So sila po, habang marami silang ginagawa, nandito po ako para nakikipagkwentuhan lang kami sa kanila. Kasi po, ang nais namin ay maghatid ng kasiyahan, lalong higit po ha, sa panahon natin ngayon. Ha, hindi po ordinary pinagdadaanan ng pamilya ngayon. Okay? Kaya po, dun sa mga kababaihan, okay, huwag po kayo basta-basta mag-oo, lalong higit kapag hindi nyo alam kung saan kayo dadalhin. Ha? Okay? Mahirap po sa panahon ngayon. Okay? Dahil marami na po ngayon ang nagkakaroon ng anak
na walang ama. O, nakakagulat, di ba? Paano ka nagkaroon ng anak na wala kang ama? Okay? O, yung iba naman, yung anak na anakan ng ama. O, kita mo, paglabas ng bata, lolo na yung ama, tatay pa niya yung ama. O, paano po natin maiiwasan yan? Yan po yung dapat nating tugunan. Okay? Kasi ang dami pong cases na ganyan eh. Dapat po maagapan natin. Okay? Pa-shout out naman po daw yung mga dirt warrior ng Tarlac kay Joel Jojo Hipolito. Naku, ito po yung mga kasamahan ni Sir Jimmy Baluyot. Ha? Na umikot, ikot kung saan sa ang lugar. Okay, Doc? Parental guidance. O nga po. Hindi po yung kalabit na sinasabi namin. Okay, kumakalabit dahil gusto niya po ng tubig. Inuutos, hindi kaya. Hindi kaya po abutin yung gripo. Na-promise po yun. Oh, di po ba? Kaya po dito po sa pamilya, relationship at saka kasarian, eh dito po pag-uusapan natin yan na masinsinan. Alamin po natin yung mga bagay na po pwede makatulong kung paano po natin mapapalawig ang programa natin. Kasi nga, kailangan natin na maraming maglilingkod. Magbibigay ng tamang payo. Kasi yung mga nakaraan, di po ba? May sinasabi nung isang social media influencer na kapag ang pamilya mo daw ay hadlang sa iyong tagumpay, iwanan mo. O paano mangyari po yun? Okay? Naiiwanan mo yung pamilya mo. Di ba? Eh, hindi po pwede mangyari yun. Okay? Kaya kinakailangan po natin, okay? Alamin po natin kung ano po yung nararapat para po sa ating kapakanan. Kasi ang hirap po niyan, eh hindi po natin malalaman kung ano po yung mga bagay na po pwede natin gawin kapag wala po yung mga mahal natin sa buhay. Okay? Kaya doon po, bumawi po tayo. Alamin po natin kung ano nararapat. Pa-shout out naman po dito kami sa labas ni Ma'am Ophel. Bakit hindi kayo pumasok? Kasya pa. Ah, dalawa na lang. Paalis na to. Okay? At syempre po, kay nanonood pa rin ma'am. Si Ma'am Graciela, si Ma'am Shine, si Ma'am Iman is still watching. Okay? Kaya po doon sa lahat ng ating mga kababayan, kung ang nais po ninyo ay meron po kayong payo, ha, na gusto nyo pong ipamahagi at makatulong sa mas nakakarami, be our guest. Kung malayo naman kayo, po pwede po namin kayong kausapin through Zoom. Magsesend kami ng link para ma-share nyo po sa amin kung ano po yung mga paksa na po pwede makatulong, lalong higit po sa ating mga kababayan. Okay. Tama, pumasok na kayo dito. Magko-closing time na tayo. kung kailan patapos na yung show, saka kayo pumasok. Yan ang maganda. It's better late than never, ang sabi nga nila. Okay. At syempre po, dun sa isang engineer sa isang istasyon kung saan ako nanggaling, na napakagandang lalaki. Hindi ko sasabihin kung taga saan. Pampanga siya. Okay? Si Engineer Joey Nunag. Naku, napakahusay po nun. Okay? Talaga namang itong taong ito, pag nakita mo, eh, simple lang, pero rock. Okay? Pinasanga po niya ako nito. Okay? Halos kasing tulad din itong ating mga technical ngayon na sinasabi ko sa programa ko na po pwede po siyang mahalin, pwedeng ibigin, huwag lamang angkinin. Ang ganda lalaki eh. Okay? Pa-shoutout naman po si Engineer Tito Ambo. Naku, eto na. Okay, Amoto. Shout out po sila Engineer Tito Amoto. Okay? Maraming salamat po. At syempre, walang kupas Doc Idol. Si Engineer Joey Nunag. Naku, saludo po tayo dyan. Okay? Kaya po, napaka-importante po ngayon. Lagi natin tandaan. Mas marami kang kakasama, kabalikat, o di kaya yung katuwang, mas mapapagaang yung ating gagawin. At syempre, ang Mr. Bilog, naku, ito, bilog na bilog to, kahit square, pwede. Okay? Oh, eh, ang katawan, bilog na bilog. Pag pumorma, para talagang machong-macho. Okay? Yan po ang dapat natin pangalagaan kung paano po maging healthy. Okay? Kaya salamat po dun sa nag-donate ng pagkain natin for tonight. Okay? Walang iba, kundi sila Ma'am Nancy, si Ma'am Tess, at si Ma'am Ophelia. Okay? So, pang ilang tao po yung dala ninyo? 12. Okay, good news. Kami po ay 8 lang. So, ibig sabihin, pwede kami mag-second round. At syempre po, sa lahat po ng ating mga kababayan, eh, ang nais lang po namin sa inyo ay magbigay ng kasiyahan. Bawat pagkakataon o paksa na ating tatalakayin po dito sa family, relationship, and sex, ay tutugunan po natin mapangalagaan ang inyong reputasyon.
Para sa ganon ay patuloy po kayong magiging matagumpay sa bawat mithiin na ninanais po ninyo, lalong higit po sa inyong paglalawig kaysa himpapawid. Oh, yan ha. Napakahusay na paraan eh. Kaya po, ang tanong, kay sino kaya makakasagot? Kung sino una makakasagot, may gantimpala sa atin. Bakit mahal ng lalaki ang babae? Sinong unang sasagot? Wala. Wala. Oh. Walang nagmamahal. Pambihirang buhay to. Pagkatapos ng lahat, yun ang sasabihin ninyo. Nasaan ang mga lalaki na yan? Alright. So, syempre po, okay, ang patabayanan nyo po kasi sa mga susunod na programa dito po sa BBM Media, sa programang Wellness Pilipinas at Family Relationship and Sex o FRS, ay magkakaroon po tayo ng mga expert. Syempre, maliban kay Dog Bong, eh kukuha po tayo ng mga taong magiging bahagi po ng ating talakayan. Kay maaari tayo mag-guest ng pare, mag-guest ng obispo, mag-guest ng pastor, evangelist, na po pwede pong magbigay ng gabay, lalong higit doon sa mga nagsisimulang magkaroon ng pamilya. Kay Ma'am Tess, ilan po ba anak ninyo? Apat yung anak ninyo. Kay kamusta naman po pagpapalaki nyo sa mga anak ninyo? Okay naman po. Ilang babae? Dalawang babae. Lahat po ba may pamilya na? Tatlo po yung may pamilya. Isa yung wala. Okay, yung wala, ito yung binata ngayon. Okay, biruin mo yan. Pero ito po, single parent ito. Alam niyo po kung anong puhunan nito? Tiwala at pananampalataya sa Diyos. At doon siya kumapit. Bakit po? Napaaga po ang paglipas ng asawa niya eh. Alam niyo po kung kinamatay ng asawa niya? Tinanong ko eh. Kung hirap ba o sarap? Sabi niya, sarap ng magluto. Kaya na yun, nadali. O kaya po doon sa mga misis, huwag niyo masyadong sarapan yung luto ninyo. Mapapaaga. Ha? O, kinakailangan sakto lang. Hindi po, yun po yung isang lambing ko lang po kay Congresswoman Marites eh. Kasi po napakasarap magluto. Ngayon lang po, nagluto po siya. Ampalaya, walang kapait-pait. Oho, nasubukan nyo na po ba kumain ng ampalaya ng walang pait? Napakahusay eh. Oh, eh sabi ko nga sa kanya, tama lang. Kasi ang ampalaya, hindi yan inuugali. Inuulam yan. Yun! Good evening po, Dog Bong. Sabi po ni Cabrera Raquel. Good evening po, Ma'am Cabrera Raquel. Mabuhay po kayo. Narinig nyo po ba yung sabi ko? Na ang ampalaya ay hindi po yan inuugali. Bakos yan po ay inuulam. Yan. Kaya pag kayo po'y may mga pinagdadaanan, kidaanan nyo lang, huwag nyong tambayan. Okay? Dahil mahirap po pag tinambayan ninyo bawat mga problema na naging hadlang sa pag-unlad. Kasi pagka problemado ka na, katulad po ng tsura ko, kung ito problemado ba, kamusta po ako? Di po ba? Kasi po, sabi ng nanay ko, pogi daw ako. Nung nagsalamin ako, bigla na crack. Eh, dahil sabi ko, hindi ko maisip kung nanay ko ba nagsasabi ng totoo o hindi. Oh, kasi ang hirap po ng ganon, di po ba? Nanay mo lang naniniwala na gwapo ka. Okay, ang hirap talaga. Okay, pa-shout out doc po ng Juan Ampo Maria Foundation ng Pampanga. Sabi ni Ma'am Raquel, totoo daw. Alin dun ma'am, yung pangit ako o yung ampalaya pinag-uusapan natin? Again, dahil po ang programang ito ay nililinaw ang lahat ng angulo, okay, sa problemang pamilya, samahan at kasarian, eh maari po kayong pwedeng magpa-schedule na bahagi po ng ating panayam para po magbigay linaw sa bawat katanungan na meron sa panahon natin ngayon. Kaya tangkilikin po ninyo ang Family Relationship and Sex dahil ito pong programang ito ay free for everybody. Wala pong sinisino po ito. Okay, programa nyo po ito. Ako lang po ang nag-host. Kaya po pwede nyong ariin, okay, na ito po ay kabahagi na po ng inyong pang-araw-araw. Okay, kaya ako po pinili na ganitong oras dahil gusto ko pong makipag-agawan doon sa mga higanting network na meron palang programang nagbibigay ng buhay at kabuluhan. Dito lang po yan sa Bayanihan Broadcast Media o BBM Media, okay, na CIA, na pag-aari po ng aming butihing chairman na si Chairman Efren Rapanan. At ang aming vice president po ay si Sir Benny. E nandiyan pa po si Sir Ambo, nandiyan pa po si Sir Johnson. Ha? Samahan mo pa ng mga gwapo at machong mga technical. Okay.
Tapos po, isama nyo na rin ako. At least, salin po siya. Kasi po dito, ang tinatanggap lang po ay gwapo sa kamaswerte. Nataon po, napasama ako sa maswerte. Ah, di ba? Oh, at least, napasali pa. Oh, sumabit eh. O yan, masaya lang po kami dito kasi po, maaga pa po, ah, kailangan po namin buhayin ng inyong mga dugo. Kasi ito mga kasama po namin dito, yung pagkukupit po nila hanggang next week pa sila dito. Yung iba po na may kalyo na po yung mga daliri nila eh. Pero tuloy-tuloy pa rin ang gawa. Yung iba po naduduling na, hindi ko alam kung sa trabaho o sa gutom. Ha? Ang good news noon, meron na po nag-sponsor sa pagkain namin sa gabing ito. Ayan ha. O oh, galing. Palakpakan natin nag-sponsor ng pagkain natin. Nako, yun. At syempre po, Doki, thank you always, God bless. Salamat po, Australias. Okay, ayan. Ah, maraming salamat po. Okay, at napaka-swerte po natin. Okay, alam niyo po sa mga susunod, okay, lalong higit po yung mga kapamilya natin dito, kamag-anak, kaibigan, kapatid, kapuso, ano pa tawag ko sa inyo? Ha? Ah, mga, kapamilya. Ano? Kapamilya? Oo. Wait ka lang, sarado na yan. Anong gusto mo tawagan natin dito? Okay? Kakampi. Ha? Ah? Kabayanihan. Oh, dito po sa aming grupong kabayanihan, lahat kayo pwedeng bayani. Pero ang bayani po dito, hindi po namamatay kaagad ha. Buhay po na bayani. Oh, yun lang po pag-uusapan natin dito. Kasi silang lahat po ay naging contribution kay para po sa pag-unlad ng ating lipunan. Bakit kanyo? Sila po'y willing na mag-volunteer eh. Okay? Wala naman pong bayad sa ginagawa ng mga ito eh. Oh, pamasahes nila, pagkain nila. Ang good news nun, yung malasakit na tinatanim nila sa ating samahan na bayanihan, eh talaga namang well accounted and credit mismo. Kaya po, salamat sa inyo. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Kaya po, abangan nyo ulit bukas. Hello from, anong lugar yan? Spain, Barcelona. From Spain, Barcelona. Size 11. Ay, size 11. sorry. Oh, okay. Napabanggit tuloy ako ng size. Okay. Alin ka dito. Mag-usap tayo dalawa dito. Okay. Ayan, may kausap tayo. Is from Spain, Barcelona. Kamusta ka, ma'am? Okay lang po. Okay, doon mo yan. Ito po ang butihing anak ni Ma'am Marites na taga Spain. Napakabuting bata. Bakit kanyo? Kay lahat ng gusto ng nanay nila o mama nila ay nagagawa niya ng paraan. Sa saan? May isasaksak tayo? Paano? Alin ang isasaksak ko? Ha? Telepono, ganyan. Sa ilalim ko. Dito, ganyan. Ha? Anong meron saksakan dito? Sa speaker? Yeah, sa speaker. Ito ba? Sa liig ko ilalagay ito? Ito pa lang. Ayun. Okay. O yan. Naisaksak ko na. Okay, magandang gabi po, ma'am. Oh, hindi ko na siya narinig. Hello? Nagsasalita siya pero di ko siya naririnig. Oh. Ha? Ah, hindi compatible. Ganun talaga minsan, no? Yung iba, nag-asawa na, hindi pa compatible. Ang gagawin? Saksak uli. Pindutin niyo po yung mixer. Pindutin ko yung mixer? Alin dito? Yung naka-blue. Naka-blue. Teka, ang daming blue dito. Alin ka dito? Huwag ka mahihiya. Hindi siya match. Kinakailangan may ano to. Hindi siya match eh. Oh, nabubunot ka agad eh. Oo, hindi siya compatible talaga. Yung iba sinasaksak, ano eh. Compatible naman. Okay, eto na, ganito na lang. Okay, ayan. From Barcelona. Naku, napakahusay nung anak nito. Ha? Magaling mag-football. Oo, di ba yung isang magaling na football player, ano pangalan nun? Baltra. Okay, inirecognize yung anak ni ma'am. Ano pangalan nito? Lovely, no? Lovely. Si Ursula yung isa.
Yung magaling gumawa ng cake naman. Ito naman, magaling magpadala sa mama. Diba? Anong ganun-ganun? Okay? Ikaw ka, bumili ng pagkain kasama sila Ma'am Ophelia sa si Ma'am Nancy, di ba? Hmm. Nag-donate na naman yung mama mo. Ay! At syempre po, si Wilfredo Cruz. Ha, Bonifacio treatment daw, kailangan niya. Ayan. Okay. So, ito. Ha, kasama kami ngayon. Ayan, nakita mo? Kaya ang dami namin sa loob ng studio, di ba? Nakita mo ba yung mga yan? Ang dami mong fans, Doc? Oo. Dito sila naipon. Pakiramdam ko nga, nasa loob kami ng Cuneta Astrodome. Eh. Si Mai Mirafuente, sa may good luck po and God bless po sa programa nyo, Doc Bong. Salamat. Okay, bilhan mo ng new cellphone. Meron na. Okay, di ba may bagong cellphone ka? Yung cellphone ni Ma'am Tess, nabili mo na ba yung pambago mong cellphone? Sabi ni Ma'am Eman, bilhan ka doon ng bagong cellphone. O, biray mo yan. O, di ba? Ganyan po maglambing yung mga anak. Grabe. O, ito po, kapag kumakanta kami, nakikikanta to. Kaya anong oras na dyan sa inyo, Ma'am? Lovely. Ano po? Anong oras na dyan sa Barcelona? 1 o'clock. O, dito kasi, Ma'am, sa Pilipinas, oras na para kumain eh. Gutom na ako. Ano daw? Paella. Okay. Ano ba yung paella? Yung may kanin. May kanin na, may ulam pa. Oo. Eh, naghahanap kami ng taga-Nguya kasi yung iba hirap na rin eh. Dok, ubo na lang po. Ano ba yan, Wilfredo? Akin amigo. Ubo na lang daw po yung... Okay, at syempre po, masaya po kami naglilingkod. Kasama po namin si Ma'am Lovely. Kay madalas po tumatawag ito kay mama niya. Kasi ganyan po ha, yung mga anak ha. Huwag kayo mag-I love you pag wala na sila habang buhay pa. Mag-I love you kayo, yakapin ninyo, halikan ninyo yung mga magulang ninyo. Kasi hindi lahat ng oras, eh talagang malakas ang kalooban nila. Kaya ito si Ma'am Lovely, napaka mindful niya. Ha, sa kanyang mama. Okay? At saludo po kami dyan. Kapag nagagawa ninyo yung ganyan madalas sa magulang ninyo, for sure, yung anak ninyo, gagayahin nila yan later on. Kaya mabuhay po kayo. Maraming salamat, Ma'am Lovely. Okay? Biruin mo. Kahit na wala si papa mo, hindi nararamdaman ni mama mo yung kawalan niya dahil napupunuan ninyo. Okay. Walang iyakan dito, ma'am, kasi pati ako naiiyak na eh. Okay, yung huling nagpaiyak sa akin, ma'am, nagpa-ice cream pa talaga. Tapos ang flavor, keso. Okay, salamat. Napakabuti mong anak. Okay, pagpalain ka ng Diyos. Pinalaki ng mga magulang ko. Yun. Okay. At pagpapalain ka ng Diyos sa iyong hangarin sa ginagawa mo. Ma'am, kay ang mama mo magiging guest dito sa susunod. Kaya tatawagan ka namin. Ang maganda dito, ma'am, Zoom ang gamitin natin para nakikita ka sa ano, nakikita ka sa mismong screen. Ha? Okay. Iseset namin yan. Palipasin lang natin kasi kami po, ha, nakikiramay pala sa pagpano ng lolo mo. Okay. Kay kagabi lang natin nalaman, ano. Okay. From Masbate. Okay. Nagpaplano kami kung paano namin i-reset yung mga appointment namin. Titignan namin kung ano magagawa namin. Ha? Kasama mo kami sa nagdadalamhati. Okay? So, salamat ma'am. Salamat ma'am sa iyo. O, Ma'am Tess. Okay, sa iyo na si Lovely. Okay? O, yan ang mga anak. Yan ang mga anak. Ha? Ganyan po. Hindi naman po natin inuobliga na lahat yung mga anak ay ganyan ang dapat gawin. Pero may mga kanya-kanyang paraan. No? Katulad po ng mga anak namin. Okay, malambing po yung mga yan. Laging nakayakap. Laging humahalik sa amin. Pagkatapos napaka-thoughtful po nila, every time na meron pong occasion o walang occasion, meron po sila something na binibigay. May mga something silang binibigay. Kaya pa-shout out naman po ang kabuuang TV. Pastlang TV. Kamas-mas. Ano yun? Kamas TV. Tinubusok TV. Payatas Trial Riders. Sabi po ni Juliver Madriaga. Okay. Pipaya. Anong pipaya? Baka papaya to. Amigo Wilfredo Cruz. Okay? So again, salamat po. Okay? Extended na po tayo ng oras sa programa natin. I hope nag-enjoy po kayo. I-like, i-share ninyo, i-comment po ninyo yung bawat
meron na po pwede pong mabasa po ng ilan sa mga manonood nito dahil alam ko matutuwa sila. Okay, at syempre po, i-follow po ninyo ang BBM, Bayanihan Broadcast Media. Pag-i-like, follow po ninyo, mag-comment po kayo dyan. Okay, at syempre po, dun sa lahat ng gusto pong maging bahagi ng programa namin, nais po namin kayong makasalamuha. Sa pagkakataon na tayo po'y maglalawig sa himpapawid, maging anuman pong paraan na po pwede po natin maihayag na makaging bahagi tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya po, saludo po kami sa bawat padre di pamilya na patuloy pong nagtataguyod, naghahanap buhay para po mabigyan ng pansin ang pangangailangan ng bawat isa. At syempre po, sa mga ilaw ng tahanan na sila na rin po yung tumutulong kay para lalong higit na mapagaang ang problema po ng haligi ng tahanan. Sa mga anak na patuloy pong nagiging bahagi para po makatulong na maibsan ang bawat pinagdadaanan ng inyong mga magulang, saludo po kami sa inyo. At syempre po, sa lahat na naging bahagi ng programang ito, maging sa ating technical, salamat po at nasa pagkagandang broadcast na meron tayo, lalong higit po sa tulong-tulong natin gagawin. Ayan po, Bayanihan Broadcast Media live stream on Facebook and YouTube. Bayanihan Broadcast Media, nako po, maging bahagi po kayo dahil tayo po'y nagsisimula lamang. Okay, kayo po'y isang maging pioneer na tumutulong dito sa atin. At syempre, pa-shoutout muna ako, sa Lumilindol po dito sa Tuguegarao City. Nakaw! Diyan sa Tuguegarao City, Lumilindol. May mag-ingat-ingat po kayo. Kasi sa amin, kapag Lumilindol dati, pag binuksan namin yung ilaw, tumitigil yung lindol. Alien! Okay! Alright! At syempre po, si Marichu Husayan, magandang gabi po. At kay Norbert Narag, yung aking pinsan, diyan po sa tumawin ni Isabela. Kami po ay nagpapatawa lang. Pero naman po, maibsan. Kasi kapag ganyan may lindol, yung iba minsan nagpapanik. Okay, tandaan ninyo, kapag may lindol, magtago sa ilalim na kung saan secured para hindi tamaan sa ulo. Ha? Okay, huwag nyo pong gayahin yung sinabi ko. Wala pong katotohanan dun sa sinabi ko kanina. Yun po ay kwentuhan lang. Okay? At maraming salamat po sa lahat ng natangkilik. Nawa po ay maging masaya ang inyong gabi at patuloy po tayong sabay-sabay na manalangin para po ipagkaloob ng Diyos ang biyaya sa ating tahanan na maging masagana at patuloy pong bigyan na maraming pagkain sa ating mga hapagkainan. Ang taong mapagbigay ay lalong pinagpapala. Ang taong maramot ay lalong mawawalan. Kaya po mamili kayo. Sa mga nandito ngayon sa studio, anong gusto niyo? Mamigay o maging maramot? Mamigay! O, ipamigay na ninyo lahat ng meron kayo ngayon. Okay, muli! Salamat po sa inyo, sa technical natin. Saludo po ako sa gagaling po ng ating mga engineer. Okay, sa ating mga IT man, napakahusay po ninyo. Saludo po kami dyan. At syempre po sa ating station manager, sa ating vice president na si Sir Benny. Kasama din po sila Sir Johnson, sila Sir Ambo, si Ma'am Tanya, si Ma'am Nelly. Sampu po ng mga nandito ngayon na volunteer natin. Naku po, napakahusay ng mga taong ito. Saludo po kami sa inyo. At syempre po, okay, sa ating chairman na si Sir Efren Rafanan. Mabuhay po kayo, okay, dahil kayo po ay ginawang biyaya sa mas nakakarami. Salamat po muli! Ang inyong lingkod, si Dog Bong, magbabalik bukas at tabayanan po ninyo mula alas 5 hanggang alas 6 ang programang Wellness Pilipinas in Action. Pagkatapos po niyan, Family, Relationship, and Sex sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa BBM Media. Muli, ang inyong lingkod, si Dog Bong, ay nagpupugay, nagpapasalamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Ang tabayanan ng programang Family, Relationship, and Sex. Dito po sa BBM Media, ang programang magbibigay ng buhay sa pamilya, sa relasyon, at syempre po sa pakipag-ugnayan, lalo higit po sa inyong kasarian. Kaya ang tabayanan ninyo mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang yan sa ating BBM Media. Kaya po ang inyong lingkod, si Doc Bong Ramirez ang magbibigay po ng linaw para po sa ating samahan sa FRN. Ito ang BBM, Bayanihan Broadcast Media.